So pag-uwi ko, I applied sa mga sa Philippine Airlines. Lahat ng airline ka kasi I wanted to be a flight attendant. Pero after 2 weeks, walang sumagot sa akin. So bumalik ulit ako kay Lord. Sabi ko, Lord, narinig niyo ba yung kasal ko last week? I was praying. Sabi niya, ayan, yan, narinig naman kita. Sabi ko, sige, babaan ko ng konti. Can you, ano, just give me at least some inspiration para, you know, to make money. So when I went home, nakita ko sa bahay ko, meron ako mga set of baking tools sa isang kanto ng kusina namin. That was given to me by my best friend. Sabi ko, wait, I can't bake. Sabi ko, gano'n. Kasi I finished communication apps, but still, sabi ko, whatever inspires me. So I picked up the baking tools and then I started baking. I shared it with my friends, sabi nila, wado, parang okay itong mga binibake mo ah. Why don't you start selling? And so I did. So I started to make little money. And then, I went back to the feast. Sabi ko, Lord, salamat, nabayaran ko na yung utang ko. But, you know, I want something more. Sabi ko sa kanya, kasi you're the God of giving. Sabi ko, pakitaan kila sa panawal ako. And I was reading through my envelope. Sabi ko, ang dami yung iniibig kay Lord. Pero wala naman ako binibigay. So what I did, I checked my wallet. I found this 1,000 pesos na Thai baht. Yeah, it's a currency from Thailand. Which was my souvenir for my trip. Nandun yung mga birra ng mga tao na kilala ko. And I was like, I'm not giving this. Pero na-realize ko rin na God gave me something. So, and this is all I have. At wala akong chance magpapalit sa PICC. So, nilagay ko yung 1,000 Thai baht sa envelope. Sabi ko, bahala na sila magpapalit ito yung pesos. And then, bigit pata, I was literally empty. And then I went home. And then I received a call. Yeah, it was John Lapo, so I worked with sa TV station before. Sabi niya, Wado, I saw your business, and I want to help you out. Can I order 20 pieces from you? Sabi ko, pwede ba 24 para 2 dozen? Sabi niya, not 20 pieces na kapis, 20 dozen. So I was like, wow, that's huge. So immediately that night, I started baking. And then, I started baking. Tapos na-realize ko the next morning na binigay pala niya sa mga friends and artista yung cupcakes. Pinakay sa Kino, Eugene Domingo, and then takes it crazy after that. So, bumalik ako kay Lord, sabi ko, Lord, salamat, salamat talaga. Then the year after that, I was napansin ako ng Philippine Inquirer. I was voted Manila's Best Desserts. So, that time, nalaman ako sa si Lord sa akin. Tapos, pinaligan ko yung hiling ko sa kanya, sabi ko, Lord, what about the job that would pay me to travel? Sabi ko, baka nalilitan ko. Pero sabi niya, hindi kita nalilitan. Baking was just one part of it. I wanted you to learn how to bake kasi the job that I'm gonna give you requires someone who knows how to bake. So he gave me a job that would take me to travel. I traveled all over Asia. I was a baker, nagde-demo ako doon for food shows in Alabama. And then the best part was they sent me to Italy to study how to do gelato on expense pay. So how I sabi ko, God gave me this and said, well, it started with 1,000 Thai baht na munti ko pang ipagdamo. Sabi ko, I don't know how you can top that. Sabi niya, kaya ko pa. Maniwala na lang siya. So immediately next year, sabi ko, ano ba yung masigigit sa trip to Italy? Sabi niya, I'll enter you into a reality show. So sinabi niya ako sa Lifestyle Network na Clash, search for the next great dessert master. So 70 kami pastry chefs na naglalaban-laban. All of them graduated sa mga prestigious schools, nag-aral sa France, Canada. Pero God loved me so much na pinasok niya ako sa top 6 ng competition. And I finished fourth. So para sa akin, sa isang tao na wala namang alam sa baking, na nag-aral lang sa YouTube, it's quite an achievement. So sabi ko, Lord, hindi kita ko ay ito. And I told you, sabi ko, Lord, alam ko, Lord, pero nahihirapan ako para sa'yo. How can you top a reality show na pinasok ko sa akin? Sabi niya, how can you make 2015 much better than my 2013? Sabi niya, you underestimate me too much. 2015, I'm gonna make you a winner. Sumali sa isang competition titled Globe Pitch Tuesday na nagkaanap sila ng mga Alright. So, ayan, marapit na Lord. So, sinali ako sa isang competition sa mga entrepreneur. Sabi ko, gusto ko na maging businessman. I quit my job. Sabi ko, I'm fair for my baby. If not, I'm gonna give it my food. Focus on the competition. So out of 92 chefs, 95 reviewers, I'm a PD leader. He made me a champion. So the reason for that,
years niya akong tinulungan at tinabayan. And I was a firm believer na kapag si Lord yung nagplano, hindi ka papabayaan. And if it's really meant for you, hindi ka papahirapan. Kasi wala ko lang sa baking. And you know, he just opened one small window and hindi niya ako ito. What I am doing. So he said, this is my purpose, you know, to bake and make people happy every occasion. That's why I think overwhelmed. Everything that we need, things that we need to have an edge.